Ito na ko. Uy, alis na ako. Bye-bye. Alright, so hello guys. Nick here and welcome back to my channel. So, for today, papasok na tayo ng office. And, ngayon, finally, i-review na natin si Colossus. Alright, so itong Honda ADV natin, ADV 150. Okay, so ano mga nagustuhan ko, ano mga hindi ko nagustuhan. And of course, sasagutin natin ang tanong kung bakit ADV 150 at hindi yung ibang mga motor. Okay, so basically, nung nagpaplano pala ako bumili ng motor, ang gusto ko talagang bilhin ay dirt bike. So ang pinagpipilian ko is either CRF 150 or the XTZ 125. Alright, so yun kasi ang plano kong bilhin kasi gagamitin ko siya for work and of course for daily commute na rin. So I live in Midsayap and nagtatrabaho ko sa Alyosan, and basically Alyosan is medyo yung terrain niya is talagang bukid. So I'm doing some fieldworks. Requirement ang fieldwork sa work ko. So kaya naisipan ko bumili ng dirt bike para magamit ko sa mga off-road na terrain. Alright? However, sabi ko nga kanina, ang bahay namin is nandito sa Midsayap, and that's the next town. Next dun sa Alyosan, and kung dirt bike ang gagamitin natin, medyo hindi siya tawag dito, hindi siya angkop sa daily commute kasi nga yung built nun is for off-road. Alright, so naisipan ko din na bumili ng scooter gaya ng NMAX, Aerox, or yung Click or ADV. So yun yung mga pinagpipilian ko. And nung time na bibili na ako ng motor, sabi ko, why not combine the two? So ito na nga, ADV. So it's a scooter, at the same time pwede siya pang off-road. Alright? Kasi it's an adventure bike. And yun. So kaya ito yung binili namin, ito yung kinuha namin ni Mrs. And right after na binili namin to, binyahe kagad namin sa doon sa Alameda, which is hindi naman siya sementado pa rin yung daan. However, meron siyang paakyat, pababa, ganyan. So, it held up naman. Right? So, doon namin siya break in. And, okay naman yung experience. Okay? So, ang hindi ko nagustuhan dito sa motor na to is meron siyang vibrations. Okay. So ma-vibrate siya, pero hindi naman to the extent na grabe talaga yung vibrations. Okay. Ma-feel mo lang doon sa paa mo na parang may kumukudkod doon sa ilalim, parang may kumukudkod. So yun yung issues. Number one issue na napansin ko right after na ginamit namin siya doon sa Alameda. Alright? So next is
ang hindi ko nagustuhan is yung shock niya, medyo malaro. Alright, so medyo malaro siya sa dito sa highway, sa sementong kalsada, kahit na yung small waves ng daanan is talagang nagpe-play yung shock, yung shock absorber niya. Alright, although hindi ko naman siya talaga masabing negative, kasi pag nag-o-offroad ka na, doon naman siya nagiging positive yung lambot ng shock niya. Kasi ginamit ko na to sa field, pumunta ako ng isang barangay doon sa Alyosan, and it consists of yung rough na terrain, and sarap niyang dalhin. Okay, hindi ko na feel yung hindi maramdam yung kalsada, parang wala lang, parang ano lang siya, parang regular lang na kalsada. Yun yung advantage ng malambot na suspension. Alright, so ano pa nga bang hindi ko nagustuhan dito? Well, so far yun lang naman yung issues na nakita ko. Although tiningnan ko yung mga reviews ng ibang mga vloggers, and same lang naman. So I think common na talaga yan sa ADV, ang ganyang mga issues. And then meron siyang ito yung tinatawag na dragging, and nakita ko din sa ibang reviews na talagang lahat ng ADV yun yung issue. Alright, so hihintayin na lang natin na mag 1000 kilometers do, and then pag nag pa-change oil, pa-tune up tayo, papalinisan na rin natin yung CVT, right? Para mawala yung dragging. Although, pwede mo namang i-minimize yan, alright? So, nakita ko doon sa video ni Ngarod. Shoutout nga pala kay Ngarod TV. Sabi niya doon is, bago mo patakbo yung motor, warm up mo muna ng 10 to 15 minutes. Okay? So, especially sa umaga. So, ang ginagawa ko is, pinapaandar ko yung motor, pinapaandar ko itong ADV ng 10 minutes. And, sa umaga, pinapawarm up ko siya ng 10 minutes. And, bago ko siya ipatakbo, for example, nagamit ko na siya and then nakapark, bago ko siya ipatakbo ulit, pinapainit ko yung makina ng at least 1 to 2 minutes. Okay? Para ma-minimize yung dragging, yung vibrations ng motor. Alright? So, doon naman tayo sa mga positive. masyado siyang relax. Comfort. Yun yung panlaban niya talaga sa ibang motor. Okay? So, hindi ka makaka-feel ng ngalay, ngawit sa kamay or sa katawan. Wala kang ma-feel na kahit anong ano ba yung tawag dyan. Basically, masyado siyang komportable na hindi siya nakakangawit dalhin. Alright? So, kita nyo naman sa ibaba, ang paa ko is naka-stretch. So, goods din siya for long travel, long drive. Goods na goods din siya. Okay? Kasi nga, meron siyang option na masa-stretch yung paa mo, parang cruiser type na bike. Alright? And also, tipid sa gas. Yun yung number one na positive talaga dito sa Honda ADV. Okay? So, matipid sa gas. First na full tank ko, nag-average ako ng 42 kilometers per liter. So, yun yung
time na bago pa lang siya nilabas. Alright? And then, sa next full tank ko is bumaba siya ng 40 to 41 kilometers per liter kasi combination yun ng walwal tsaka mahinang takbo. Alright? Walwal tsaka chill ride. So yun, nakuha ko yung 40, but even though 40 kilometers per liter, at least sulit na. Maganda na siya for daily commute. Okay? So yun. And ano pa bang positive? Syempre, looks. Tingnan mo naman. Kaya Colossus yung pinangalan ko dito is, kung titingnan mo yung Honda ADV, brusko. So tipong ang babangga, giba. So kaya Colossus yung tinawag ko sa kanya. All right. So ayun. Matipid sa gas, comfort, looks. So lahat na positive. Okay? And syempre, ang cast natin dito sa OBR, si Mrs., sabi niya, pag nakasakay siya dito sa motor is masyado daw relax. So, masyadong komportable. So, hindi sumasakit yung katawan niya. Unlike doon sa isang motor ko, yung Rouser, talagang mafe-feel mo yung tagtag sa kalsada. Right? Pag yun yung ginamit mo. So, yun. So, comfort, looks, fuel efficiency, lahat ng yun, positive. So, hindi ko siya ipagpapalit sa anong, kahit anong scooter dyan na meron sa market. Kasi nga, you have the best of both worlds. Meron kang pang daily commute at meron ka ding pang off-road adventures. Okay? So, next time, gagamitin natin to for sa mga travels natin, mga adventures natin, and yun. So hopefully supportahan niyo ako sa ano, sa channel ko, guys. Ayun, may ADV sa likod. Tingnan mo 'yun. Karga niya sapo sa likod. All right. So anyway, sana guys supportahan niyo ako sa channel ko, and please consider subscribing kasi malaking tulong 'yun sa channel. Kung may gusto kayong itanong about sa ADV, by the way, break-in period pala ito, guys. And gagawin ko din ito ng long time review. Hopefully siguro by ang mga ilang months from now, pag aabot ito ng 10,000 kilometers, gagawin natin ang in-depth review. So sa ngayon, first impression lang muna, and yun. Alright, so I hope mag-subscribe kayo. Kung may tanong kayo, comment nyo lang dyan sa baba, and please like this video, share this to your friends, and kung tatanong nyo kung mai-re-recommend ko ba tong ADV for beginners, syempre naman. Alright, so good thing kasi nito is dual sport siya. So pwede siya pang off-road, pwede pang on-road, and yun. So andito na ako sa ito palang, dito na ako sa office, andito na ako sa work ko. And so ayun na nga, guys. Please consider subscribing, hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na ipopost ko dito sa channel ko. And please like this video,
And as I've said, kung may mga katanungan, lagay nyo lang dyan sa comment section sa baba. And yun. So thank you very much, guys, for watching, and I'll see you again in the next video. All right, peace out.